Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa aking channel. Narito na naman po tayo para magbigay ng pinakabago at pinakamaiinit na balita patungkol sa pamamahagi ng second tranche ng SAP. Maaari lamang po na panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil may mahalaga tayong impormasyon na dapat niyong malaman. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para po updated kayo parati sa mga ginagawa kong mga videos. Salamat po! Umapila ang DSWD sa mga benepisyaryong senior citizens at PWD na magpadala na lang ng representative o kinatawan para i-claim ang kanilang ayuda. Muling pinaalalahanan ng ahensya ang ating mga kababayang senior citizens at person with disability o PWDs na iwasang lumabas ng bahay para i-claim ang kanilang cash subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP at iba pang ayuda na nanggagaling sa kagawaran. Bagkos magpadala na lang ng representative o authorized person para i-claim ang ayuda para sa kanila. Bunso nito ng patuloy pa rin tumataas na bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa ating bansa at para na din sa kanilang kaligtasan. Matatandaan ay pinatupad ng ahensya ang manual at digital payout para sa pamamahagi ng pangalawang ayuda at kailangan pang pumila ng mga benepisyaryo sa mga money remittance center para matanggap nila ang kanilang pera. Sa kabilang banda naman ay nagpapatupad pa rin ang ahensya ng house to house na pamamahagi ng ayuda para sa mga benepisyaryo ng Social Pension for Indigent Senior Citizens at sa mga Centenarian Act. So matutal, ayon sa pinakahuling datos ng DSWD ay umaabot na sa 10.3 milyong pamilyang benepisyaryo ang nakatanggap na ng ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program o SAP at nagkakahalaga ito ng umaabot na sa 66.9 bilyong piso. Patuloy pa rin ang pamamahagi ng ahensya ng emergency cash subsidy sa mga benepisyaryo ng SAP, kabilang ang mga waitlisted o karagdagang mga pamilya. So ngayon guys, ay dumako naman tayo sa ating frequently asked questions. So pipili tayo ng tatlong tanong at sasagutin ko po sa abot ng aking makakaya. Ayun po. Sa unang tanong natin ay kay Ma'am Akira Bautista. Yan. Bakit naman na code until now wala pa rin dito sa Silang Cavite? Maguyam po. Para sa'yo ma'am, kung taga Cavite ka po sa opisya ng Region 4A, tuloy-tuloy po yung pamamahagi ng ayuda sa Region 4A through FSP or Financial Service Provider. So kung nakapag-register po kayo sa Relief Agad, antay-antayin nyo lang po yung mensahe sa inyo ng nakalaang FSP sa inyong lugar. So tuloy-tuloy pa rin po yan hanggang August 15 pa naman po yung deadline or yung target ng DSWD na makakumpleto yung pamamahagi. Para naman po sa ating pangalawang tanong, ito kay Ma'am Babes Famor. Ayan. Ask ko lang po, may text na kong natanggap sa StarPay kaso nasa Pampanga na ako ngayon. Di ako makaluwas ng Maynila, nagtry akong i-claim dito, sabi kulang daw yung papers ko. Paano ko kaya makukuha yon? So sa'yo ma'am, ano po ba yung kulang? Kasi kung in-entertain naman po kayo ng money remittance dyan sa Pampanga, so i-provide nyo na lang po yung hinihingi nilang papel para ma-claim nyo na po yung ayuda nyo, di ba? Kasi kung in-entertain naman po kayo, hinihingan lang kayo ng kulang na dokumento, i-provide nyo na lang po yun para makuha nyo na po. Dito naman para sa ating pangatlong tanong. Nag-text na sa akin yung StarPay. Sabi, dala ko valid ID. May reference number siyang binigay. Wala naman ako sa account sa StarPay. Wala naman ako account sa StarPay. Tsaka saan ako pupunta? Para sa iyo ma'am, kung nag-text sa iyo yung StarPay, valid po yun kahit wala po kayong account, basta may reference number binigay. So yung StarPay po is pagkakaalam ko po ay kapartner niya yung Imlolier. Yan. So kung tinext po kayo ng StarPay, punta na lang po kayo sa Imlolier para i-claim yung inyong ayuda. Dalhin nyo lang po yung mga hinihinging dokumento para po pagdating doon ay hindi po kayo magka-problema.